Hi guys! Welcome to my first ever vlog. And ang i-discuss natin for today is kung ano ang laman ng aking toddler's on-the-go bag. So without further ado, please keep on watching. So, i-discuss na natin kung ano ang nasa loob ng aking baby bag. So, this bag is from Jujubee. And ito ay mga diaper bags from US. And sobrang gustong-gusto ko yung mga bags nila kasi ang dami mga compartment. Tapos, may mga free na mga sling bag, ganyan. And at the same time, kahit sobrang liit niya, sobrang ang dami yung malalagay sa loob. So, sobrang sulit niya. So, startan natin. So, ito yung tsura ng bag. As you can see, sobrang liit. Almost, ganyan lang siya kalaki. Tapos, unay natin yung nandito sa side. So, ang bag ni Zia ay meron. Of course, essential is her water. Ayan. Very important yan kasi lalo na ang anak ko ay sobrang mauuhawin. So, lagi kaming may bit-bit na water. Hindi yan mawawala. Tapos, dito naman sa side na to, itong elephant na to, ayan, ito ay Wiwi Anizia. So, pakita ko sa inyong loob. So, dyan siya umiihi. Kasi syempre, pag nasa car, ganyan. Tapos, hindi na kasi siya nagda-diaper in the morning kasi nga trained na siya na magpigil ng wiwi. So, magkasabi lang siya if nawiwiwi siya or napupup siya. Yan. So, ito, on the go na pang wiwi niya. So, ayan. Tapos, patay sa likod. Sa likod, may dalawa. Itong nakasabit na to kasi since hindi na siya kasha sa loob. This is also portable na potty trainee. Na pag kunyari nasa mall kayo, ganyan, tapos gusto mong paihiin or papupuin yung anak niyo, meron ako. So, lalagay mo lang siya dun sa toilet bowl. So, ayan. Sobrang ano nito, sobrang okay. Kasi kahit saan ka magpunta, hindi ka matatakot na ipalapat yung puwet ng anak mo dun sa toilet bowl. Since, sobrang dirty nun kasi hindi mo alam kung ano yung kung sino yung mga umuupo doon or inaapakan yung toilet bowl. So, para safe. Ayan, bumili ako ng ganito. Tapos, ito naman is my small trash bags na just in case may kalat si Zia, na food, or anything, ganyan. So, ito yan. Sobrang liit lang yan. Yan. Ganyan lang siya kaliit. Puputulin mo na siya. It's either gagamitin mo siya para ilagay yung diaper mo. Ganyan. Ilagay yung diaper niya, I mean. Or anything na kalat niya para at least organized ka. And then, sabay mo siya itatapon. Hindi kung saan-saan lang. Or itatapon mo siya kung meron ng trash can. So, ayun. Tapos, dito naman tayo sa unang packet sa labas. Yung madaling makuha. So, pag open mo nito, meron si Ziyang kutsara tinidor. Yan. Kutsara tinidor niya. Kasi guys, ayokong gumagamit yung anak ko na kutsara tinidor pag lumalabas kami. Kasi noong wala pang pandemic, mahilig talaga kaming kumain sa labas. And ayokong i-risk yung anak ko na magkahepa, yung ganyan. Siyempre, sobrang baby niya. Hindi mo naman alam kung paano hinugasan yung sa restaurant yung kutsara tinidor nila. So, para sure lang ako at kampante ako na hindi magkakasakit ang anak ko. So, meron ako kutsara tinidor ni Zia. Tapos, also, meron din ako, diba, portable na cup niya. So, dito rin siya umiinom pag lumalabas kami. So, ayan. Tapos, madali mo lang siya isara. So, sobrang liit lang.
Yan. Diba? Tapos puro pink. So, I'm obsessed with pink. Tapos, meron akong isang pack ng Cool Fever. Kasi, tawag dito, naglalagay ko ng ganito just in case bigla siyang lagnatin pag umaalis kami. So, at least hindi na kayo pupunta sa drugstore or para bumili. Kasi, syempre, iwasan natin yung mahabang pila, ganyan. So, I make sure na meron akong laging Cool Fever para pag nagsininat siya, meron na agad akong dala at meron na agad akong ibibigay sa kanya. Tapos, also this one is very important for me kasi syempre, kung wala kami sa bahay, kailangan ko ng thermometer para at least malaman ko yung hindi ko ma-express. So, ayan. Tapos, meron ako syempre yung wipes. Kasi syempre, kailangan mo punasan yung kamay ng anak mo. Ganyan. Syempre, dami hinahawakan ng anak mo. Na kung ano-ano. So, make sure na meron kang wipes para sa kanya. Yan. So, tapos na tayo sa first, sa outside ng ating bag. So, pasok na tayo sa loob. Tingnan natin yung loob. So, ayan. Open na natin. Ngayon, oops. Ito ay ang aming UV care. Yan. So, ito naman, syempre, may pandemic na ngayon. So, dapat extra careful ka na dapat na-sterilize mo lahat yung gamit ng anak mo or anything na basta kailangan to ngayon. Pero, ang tagal ko nang meron ito since bata pa si Zia kasi nga. Sobrang praning talaga ako. So, lagi ko talagang dala to ever. So, ayan. May UV care portable. Tapos, nahulog. Candy niya. So, minsan nanghingi siya ng candy. So, meron siyang candy. Ayan. Sorry, ingay na anak ko. Tapos, meron siyang tawag dito, cookies. Para in case magutom siya sa daan, sa car, or kung saan man kami abutan, at least meron siyang isang pack lang ng cookies for her. Tapos, tubig na lang to ha. Hindi to totoong ng Stella. Water lang to. Ginagamit ko to pag magwiwiwi siya para at least mahugasan ko ng maigi yung ano niya. Yun. Kasi syempre, hindi naman lahat may bidet sa kung saan man kayo pupunta. So, I make sure na merong ganito. Kasi ito, maganda to. May lock. So, hindi talaga siya mag-spill. So, ayan, wala. At least, meron siyang panghugas ng yun. Alam nyo na yun. Hindi ko na kailangan i-discuss yun. Diba? So, ayan. Tapos, meron akong isang pouch dito. Which is from Jujubee din. Free lang to. So, pag open mo, meron siyang powder. So, importante ang powder, guys, pag lalabas kayo ng bahay. Kasi, syempre, diba, hindi naman natin may iwasan lahat ng bata is naglalaro, ganyan. Tapos, pinagpapawisan. So, dapat may powder ka para hindi siya matuyo ng pawis. So, yan. Powder. So, ito na yan. Tapos, may sarili siyang maliit na comb. So, yan. Tapos, meron siyang toothpaste and toothbrush. Kasi, after kumain, I make sure na magto-toothbrush siya. Punta kami CR, kung saan man kami abutan. Huwag lang sa car ha. Of course, breakfast, lunch, or dinner. At least 3 times a day, magto-toothbrush ko siya. So, importante na meron siyang toothbrush and toothpaste sa aking on-the-go bag. So, ayan. Ingi niya. Tapos, meron akong off. So, para at least hindi naman siya madengue or what. So, takot-tako eh. So, paglalabas kami, I make sure nilalagyan ko siya ng ganito every 4 hours. Ayan. I'll make sure talaga. Tapos, meron akong maliit na alcohol for her. Kasi guys, hindi ko siya mabigyan ng ordinary alcohol. Kasi syempre, kung lalabas man kami ha, ngayon na pandemic, syempre, ngayon hindi ko siya nilalabas kasi sobrang risky dahil unang-una, bawal lumabas ang bata ngayon. Pangalawa,
tatakot din ako. Pero kung maging okay na, talaga yung ating bumaba ng mga cases ng COVID. Syempre, of course, itong mga gamit ni Zia, ito talaga usual na ginagamit namin noon pa, prior nung COVID. So, ito, ginagamit ko sa kanya na alcohol kasi nga sobrang gentle nito. Syempre, hindi ko naman siya pwede bigyan ng ordinary kasi sobrang nakaka-drain ang skin niya. So, ito. Sobrang ngayon, sobrang essential nito. Lalong lalo na sa mga bata. Syempre, kung ano-ano mga hinahawakan nila, di ba? Ang ingay na naman. So, ayan. Tapos, meron akong cologne for her na maliit. Kasi, ayoko ng mabahong baby kasi palagi ko siyang inaamoy. So, sobrang okay nito. Bango yan. Abango ko pa to actually nung bata ako. Tapos, pag mag-poop siya, ganyan, so meron akong toilet seat, sanitizer. So, ayan. Yan. Tapos, meron akong paracetamol na Calpol. Yun na nga yung sinasabi ko na kailangan meron akong ganito, thermometer, at saka yung cool fever kasi just in case nalagnatin siya. Bibigyan ko na agad siya ng ganito. Lalo na kung tumaas yung temperature niya ng 37.8. Ayan. Binibigyan ko na agad siya ng ganito. Sobrang importante nito na meron ako sa labas kasi hindi ko alam kung gaano ba kami katagal sa labas or ilang araw kami sa labas. So at least, may laging handa si mami na may ano siya, paracetamol siya. At least, bababa agad yung lagnat niya. So, ito, sobrang essential to sa akin, guys. Ewan ko na lang, ha? Pero sa akin kasi, sobrang OA ko talaga. As in, OA, paning, kung ano man yung pwede nyo itawag sa akin. Pero ako, para ko si Dora, lahat ng kailangan ng anak ko, nandyan sa bag niya. Ganon. So, yun lang. Wala nang masama na maging ready ka. At least, anytime, anywhere, kung saan man kayo pumunta. Lagi kang handa, di ba? Lalo-lalo na sa anak ko. So, yan. Tapos, meron akong Johnson Milk and Oat Bath. Ito yung pinanghuhugas ko sa doon niya or pag nagpupupo siya, ganyan. Ito yung pinanghuhugas ko. At the same time, kung limbawa naglaro sila ng friends niya, nagpunta kami sa house ng friends niya, ganyan. Tapos, pawis-pawis siya. Ito, at the same time, pwede ko siyang paliguan din doon sa house ng friend niya para pag uwi namin, tulog na lang siya. So, ayan. Sobrang importante sa akin yan. Tapos, yun. Ito, shampoo. May baon din akong shampoo niya. Oh, diba? Sobrang OA ko. Kala mo naman magta-travel ng matagal. Pero yan, ewan ko, hindi ako comfortable kasi na yung pupunasan ko lang yung anak ko. Pag galing siyang laro, ha? Tapos nasa ibang bahay kami, ganyan. And make sure naliligawan ko siya bago kami umuwi. Para at least kung matutulog man siya, malinis na siya. Diba? Yun lang. Tapos, yung last na item is yung Johnson Baby Oil. O, diba? Johnson Bikini Man. Hindi, gusto ko lang talaga yung sa Johnson. Eto, Baby Oil. Kasi usually, pag nasa labas kami, tas maliligo siya ng hindi hot water. Nilalagyan ko yung likod niya para hindi mapasukan yung kanyang likod ng lamig. So, yun ang turo ng nanay ko sa akin. So, sinusunod ko lang. Wala nang mawawala kung susunod ka lang din naman, di ba? So, ayan. So, tapos tayo sa pouch. Wala nang laman. Yan. So, ano na tayo dito? Sa aking bag. So, makikita niyo puro mga damit. Kasi meron akong tatlong set ng damit ni Zia. Kasi syempre, alam mo na, ang mga bata ngayon, sobrang larong-laro sila, ganyan. So, hindi mo may iwasan na madumihan sila, ganyan. So, I make sure na meron akong at least tatlong damit niya na pamalit para sure ako na kung madumihan ulit yung isa, may extra pang isa. At kung madumihan pa yung pangalawa, at least meron pa akong isa pa. Ganun ako ka-OA, guys. So, yun lang. Yan. Tapos, meron akong isang jacket para paggabihin kami ng uwi at malamig.
may jacket siya. Ngayon muna natin siya sa likod. Tapos, meron akong isang receiving blanket para kung matutulog man siya sa car at malamig yung aircon, at least meron siyang parang kumot. Diba? So, ayan. Baby pa niya to. Gamit niya na to eh. So, ayan. Yung anak ko, nanghihingi ng price. Naririnig niyo ba? Tapos, meron akong isang stockings ni Zia. Kasi pag halimbawa, aalis kami, tapos bigla kami pupunta sa biglang yung malamok, nilalagyan ko na agad siya ng ganito para at least hindi, kung kagatin man siya ng lamok, at least hindi direkta sa legs niya. Kasi si Zia is, ano siya, tawag dito, kagatin siya ng lamok. Ewan ko, pares kami, nagmana siya sa akin. Same kasi kami ng blood type eh. So, baka naman, nagmana sa akin. Tapos, meron akong tatlong undies niya. So, pag halimbawa, nag-poop siya or naki-sleep over kami, ganyan. At least, meron siyang tatlong panty na malinis. Tapos, meron akong dalawang socks. Oops, nahulog. Dalawang socks si Zia. Ang explanation ng socks na to is, kasi noon, mahilig talaga kami magpunta ni Zia sa kidzonya. Nung wala pang pandemic. Almost every, mga 3 times a week or 2 times a week kami nagpupunta doon. Yun yan. So, kailangan niya ng socks para doon. Tapos, kung halimbawa nakashoes siya, at least, after niya maglaro, hubarin niyo madumi and then palitan siya ng bagong socks. Para at least yung germs is ma-prevent na mag-spread. Kasi minsan, mamaya, kamutin niya yung paa niya, di ba? Or malagay niya sa bibig niya. So, at least malinis yung socks. So, ayan. Tapos, eto na, ang mahiwagang safeguard. Eto naman, talaga meron ako nito ever since, kahit hindi pa nung pandemic ah. Ito talaga meron ako nito. Kasi kahit saan kami pumunta, kakain siya bago siya kumain, or ano, nasa school siya bago siya. Basta, kung saan kaming abutan, I make sure na pinapahugasan ko siya ng kamay. Kasi nga, diba, dampot dito, hawak dito, mamaya masusubo niya yung germs. So, thankful na lang ako kasi talagang na-practice na talaga namin yung gantong routine. Ingin na naman. Yung gantong routine, kasi nung nasa school kami, yan, siya lang yung may sabon at nakikihingi pa yung mga classmate niya sa amin. So, yun lang. At least meron siyang ganito. Sobra importante nito. Lalo na ngayon, ha? Na pandemic. Na... ang ingay. sorry. Lalo na ngayon na pandemic. Kailangan malinis palagi yung kami ng anak nyo. Yeah, diba? Si Zia palagi sasabihin niya bago kakain, Mommy, wash hands. So, alam niya na sa routine niya na kailangan niya maghugas ng kamay bago kumain. O, diba? Yan. So, meron siyang ganyan. Tapos, meron akong tatlong diaper. Ano lang naman to, for emergency lang naman. Kasi, halimbawa, makitulog kami kung saan. Kasi noon, bigla kami pupunta ng bukit noon. Ganyan, tulog kami sa bahay ng lolo at lola niya. At least, meron siyang diaper. Kasi minsan, pag hindi ako nagising na madaling araw, baka umihi. So, iniiwasan ko yun. Pero usually naman, nagigising ako. Pero, ina-avoid ko lang na maihian yung kama. So, ayan, may tatlo kong diaper niya. Pero, hindi na ginagamit talaga. Tapos, meron akong tatlong pamunas sa bibig or kung saan man niya kailangan. May tatlo ko. Ayan, tatlo. Tapos, dalawang bib and isang lampen. So, alam niyo na to kung bakit kailangan to. Hindi ko na-explain. Tapos, isang flashlight na port na pwedeng isaksak. Walang battery. Wala lang kasi parang, ewan ko, parang Girl Scout talaga ako, diba guys? Ito naman, just in case lang na mawalan kami ng ilaw, kung saan man sa daan, or kung saan kami maabutan, at least meron kaming flashlight. Hindi lang sa phone, diba? So, yan. Essential yan sa akin. Para sa akin, guys. Essential. Tapos, yung last part, ubus na kasi talaga, guys. O, diba? Ang dami. Mahiwagang Dora talaga.
Yung last part nito, meron ako dito tatlong face mask ni Zia. Kasi dinagdag ko na lang talaga. Ito lang yung nadagdag ko sa bag niya. Itong tatlong face mask na to. Kasi syempre, kung aalis kami, at least may tatlo kong face mask sa kanya. Para at least safe shot. Pero meron naman akong binili sa kanya na Miu mask. Pero syempre, mas maganda na marami kang ganito. Para kung ano man mangyari kung... Basta yun. Kailangan may ganito. Kasi paraning ako nanay. So ayan. Nakita nyo na yung bag ng anak ko. I hope may natutunan kayo sa video na ito. And kung meron kayo masasuggest pa na may lalagay ko sa bag, let me know, comment down below kung ano pa yung masasuggest nyo. And if hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe and click the notification bell para at least ma-update kayo sa aking bagong mga video na darating pa. So yun lang guys, I hope you like my video for today. This is my first vlog, so I hope magustuhan nyo. Yun lang guys, and see you on my next vlog. Thank you, bye!